Very mabango to ha. Ooh, really fresh, juicy, fruity. Sweet, fruity, floral. Tapos yun nga, meron siyang woody notes na I think it smells sexy. Habang tumatagal, lumalakas yung amoy usok niya. Parang incenso meets yosi, parang ganun. What is up, you guys? It's your girl, Aina G. Panibagong araw. Panibagong budol na naman tayo. And for today's budol, ang aking i-review ay ang tatlong bombshell flanker. Si Bombshell Seduction, Bombshell Nights, and Bombshell Ode. And I think these three are perfect for night dates. Ganun, mga nighttime scents ito. So, umpisahan natin kay Bombshell Seduction. Ito yung kanyang full bottle. And pasensya na pala sa aking bare face. Kasi tinatamad akong mag-ayos ngayon. Kahit maglagay ng konting blush, tinamad ako. So, sabi ko, nahayaan mo na. Pretty pa rin naman. Char! So, unahin natin si Bombshell Seduction. So, sabi dito, Bombshell Seduction, it was launched in 2018. Ang kanyang fragrance notes are sage, tuberose, and musk. Ang kanyang main accords are musky, aromatic, tuberose. Tuberose ba yung basa doon? Herbal, white floral, soft, spicy, powdery, and animalic. So, itry natin siya dito. It still has the bombshell DNA, but this one is mas more on white floral siya. Meron din akong konting nakuhang parang may konting hint ng citrusy. Very mabango to ha. I mean, parang iba siya sa Bombshell Classic. It has the Bombshell DNA, but this one is, alam niyo yun, same but different. Gets niyo? Parang this one is mature version ng Bombshell Classic. Mas more mature siya. But not too mature, not too sexy, not too amberish, not too musky yung scent niya. Tamang-tama lang yung musky niya, as in konti lang. So, balikan na siya maya-maya. But now, ang naamoy ko kasi is the Bombshell DNA is still here. Then, meron siyang konting white floral. But di masakit sa ilong, di nakahilo, di ba? Ako, I hate white florals. But yung white floral sa scent na to ay pasado para sa akin. So, sa mga hindi mahilig sa white florals, pwede nyo itry to, Bombshell Seduction. So, ano siya? Bombshell Classic with a hint of white floral and a little bit of musk. May konti ring citrus yung ako nakuha. So, balikan natin siya maya-maya sa kanyang dry down. Next flanker natin ay si Bombshell Nights. Ito yung kanyang full bottle. So, Bombshell Nights was launched in 2017. Ang kanyang fragrance notes, top note niya is blackcurrant, middle note niya is dahlia, and base note niya is woody notes. So, main accords niya are woody, fruity, floral, soft, spicy, aromatic, and fresh, spicy. So, itry natin siya dito. Ooh, really fresh, juicy, fruity. Amoy yung blackcurrant sa kanya. Ang juicy. Ang sarap amoyin. Sweet plum scent yung una ko nakuha sa kanya. Sweet floral fruity scent. As it dries down, lumalabas yung pagka-spicy niya with the hint of spices. May konting kick siya. Spicy, not the maanghang type. But, alam mo yun, may something na kick, ganun. Ooh, alam niyo yung winter, Wicked Vanilla Woods. Diba may parang konting peppery smell yun. May pink pepper siya na scent. Meron siyang konting spicy. So, parang ganito siya. So, it has this sweet, fruity, floral na may kick ng konting spiciness sa background niya. And I think that spiciness makes this scent unique. Alam mo yun, ito, sa dalawa na to, na naamoy ko, hindi pa siya ganun ka-deep ha. Di ba parang ito yung mga bombshell na pang nighttime na sabi ko, but it's not too deep pa yung scent niya. It's not too warm. Ayun. So this one, may konti pa rin ako nakuha ang Bombshell DNA, but alam mo, parang ang ganda ng mixture ng Bombshell DNA plus its sweet, juicy, fruity scent. Tapos may konting kick ng spices. Ang ganda, this one, ang unique ng scent niya. Kasi yung spiciness niya, hindi siya masyadong matapang and nasa background lang siya. Alam mo yun, parang subtle lang yung spiciness niya. Ang bango, ha? I like Bombshell Nights. Alam mo, ang bango nito. So, balikan natin siya maya-maya sa dry down. And yung last flanker natin ay si Bombshell Ode. Ito yung kanyang
full bottle. Hindi ko alam kung tanong pagkabigas ko, oud or oud. Hindi ko alam kung ano ba sa doon. So, please comment down below kung ano ba talaga. So, itong si Bombshell Oud ay nirelease noong 2021. Ang kanyang top notes are saffron, mandarin orange, violet leaf. Ang kanyang middle notes are white suede, and peony. Ang kanyang base notes ay agarwood at ambroxan. Alam niyo, pag sinurch yung agarwood or oud sa Bath and Body Works at Victoria's Secret, lalabas dun yung In the Stars. So, I think this one, meron siyang hint ng In the Stars na amoy, ganun. So, ang kanyang main accords are oud, leather, musky, warm, spicy, amber, metallic, citrus powder, ozonic, and fresh, spicy. So, na-intriga ako sa amoy nito. Marami nagsabay na sobrang tapang nito. So, try natin. Try ko siya dito. Naamoy ko na agad siya. Hindi ko pa man siya nalapit sa ilong ko. Wait pala guys. Itong mga Deccan's Crown, nakuha ko to kay Sis Janina ng Fashion Insta. Sabi ko naman sa inyo, Sis Janina, sobrang dami niyang rare scents. As in, yung mga feeling nyo na hindi nyo mahanap sa iba, check yung shop ni Sis Janina ng Fashion Insta. I-link ko yung shop link niya sa aking description box below and makita nyo ang dami niyang rare scents. So, check out yung shop niya guys. And, alam mo, di ko pa nalapit sa ilong ko. Di ba naamoy ko na siya agad? So, matapa nga siya. But hindi naman ako nahilo sa scent niya? Well, tingnan natin pag nilapit ko pa siya at inamoy ko siya ng mas matagal. But yung pagkamatapang niya, alam mo, perfumey levels ito. So, I like this one kasi perfumey levels siya, si Bombshell Oud. But, alam mo yun, medyo papuntang naglinger sa medyo masculine side yung scent niya. Kasi amoy na amoy ko na agad yung leather niya. Yes, amoy leather scent. Parang meron ako na amoy na ganitong high-end perfume or sa Avon yata or Enchantour na powder. Hindi ko ma-determine but I have smelled something similar to this. Makuha mo agad yung woody leathery scent niya. For me, this is pang mas mature. Dito sa tatlong to, kung i-compare mo silang three, this one is yung pinaka-mature na scent sa kanila and this one is really pang nighttime scent talaga. Pang mga date nights, ganun. I think it will last longer on your skin. Kaya pala hindi na ako nagsasabi sa inyo ng mga longevity nila kasi magkakaiba nga tayo ng skin chemistry, diba? So, kung sa akin katagal ng 4 hours, 5 hours, diba malan nyo sa inyo 1 hour lang, baka sisihin nyo pa ako. So yun, better talaga na mag-try kayo ng Deccan's lagi para matry nyo yung longevity sa skin nyo, yung skin chemistry nila, kung mabango ba yung magiging reaction nila sa skin nyo. And yun, and matry nyo rin sila sa sarili nyong ilong kasi nga, lagi ko sinasabi, magkakaiba tayo ng skin chemistry, magkakaiba tayo ng pang-amoy, magkakaiba tayo ng scent preference at kaya hindi lahat ng mabango sa akin ay mabango din sa inyo and vice versa. So dito nakukuha ko na agad yung saffron niya. Ang bango, alam mo yun, parang aromatic kasi yung saffron na medyo pungent yung kanyang smell. Medyo may sting yung smell niya, medyo may kick, ganun. Well, yung floral niya is konti lang but as it dries down, tumatapang yung agarwood niya. So yes, pwede siyang maging ka-vibes ni In The Stars but sobrang konting vibes lang ni In The Stars. Kasi In The Stars kasi mayroon siyang sweet distinct smell eh. May sweetness siyang konti, may creamy scent siyang konti. This one wala. Alam mo, yung citrusy di ko na rin makuha. Yung floral, medyo konti lang, nasa background lang. But alam mo yung pinakamalakas sa amoy sa kanyang agarwood or yung oud. Napakalakas. Yung woody note niya, amoy sunog na wood, ganun, sa katagalan, sa umpisa parang more on masculine scent eh. Ngayon, naging amoy insenso siya, ganun, amoy insenso, amoy sunog na wood, na amoy leather. Noong una, mas matapang din yung leather niya, noong unang spray ko, but ngayon medyo nag-fade na yung leather scent niya, but this one is very matapang. Alam mo, sabi ko, it's for nighttime scent, pero habang tumatagal, parang, hindi ko siya nagugustuhan kasi ang tapang ng agarwood niya. So, this one is not for the faint heart. Diba, ganun talaga, diba? Kailangan mo itry yung mga bagay sa'yo na perfume at yung magugustuhan mo na scents kasi nga hindi lahat magugustuhan mo. Hindi lahat ng recommendations na mga nag-review ay magugustuhan nyo. And, yes, alam mo yung tumatapang agarwood niya. And for me, I don't like this scent. Masyado matapang. But sa mga mahilig sa mga woody scent, try niya to kasi this one has its leathery, smoky, woody scent. Alam niyo, parang papunta siya.
Parang papunta yung amoy sa posisyon. Kasi di ba pag may mga posisyon tayo, may insenso, di ba, sa unahan ng posisyon, yung mga sacristan, may mga insenso doon, tapos yung mga rebulto ng mga saints nandun na sa likod. So parang ganyan yung smell niya. This one smells like really position vibes to me. Old rich tita vibes yung smell nito. Tingin ko bagay ito sa mga mature women. Ganun mga 50s and above. Parang mas bagay ito sa kanila kasi mas strong, mas mature, mas musky yung scent. Medyo yon mas bagay nga siya sa mature women than sa mga younger age. But iba-iba nga tayo ng scent preference, diba? So, maaring may mga younger age dyan na magusto niya yung gantong scent. But for me, I don't like this scent. So, amuin ko na ulit si Bombshell Seduction. Bombshell Seduction is like bombshell with a little bit of night blooming jasmine. Pwede mo siyang mapahaano, mapag... Para siyang combination ng night blooming jasmine at bombshell. Naaamoy ko na mayroon akong konting powdery and yung white floral yan dito pa rin but not matapang. Nagustuhan ko to ha, kahit na sabihin mo na meron siyang white floral, di ba? I hate white florals, but nagustuhan ko to si Bombshell Seduction. Hindi ganun katapang. Alam mo yun, parang white floral powdery scent, ganun yung scent nito ni Bombshell Seduction. And I think this is perfect for all ages, well, except sa mga kiddos. Mas bagay ito sa mga teens and up. Ang bango niya, and yeah, this is perfect for a nighttime date. Kasi mas into nighttime scent niya eh. Kasi yung white florals for me it's a nighttime scent than fresh florals, yung other scent na florals, yung parang naka-uplift ng mood. This one medyo may pagka-konting relaxing side yung amoy niya. So Bombshell Seduction is a thumbs up for me. Then si Bombshell Nights. Then si Bombshell Nights, alam mo habang tumatagal lumalabas na yung woody scent niya. It becomes sweet fruity floral na may woody scent, pero yung woody niya hindi kagaya ni Bombshell Ode na matapang. Yung woody niya is ano lang, light lang, very light lang. Alam mo, this one is mature scent din. Feeling ko bagay to sa mga ano 30s and up, mas bagay siya sa ganun. Kasi, bango niya ha, yung woody notes niya nagpapabango sa kanya, and meron na lang akong konting naamoy na Bombshell DNA, but it still has this sweet fruity floral, tapos yun nga meron siyang woody notes na I think it smells sexy. It's sexier than Bombshell Seduction and it's so much sexier kay Bombshell Classic, kasi Bombshell Classic for me is the pa-baby girl scent, ganun, yung mga mahinhin girls kanyan. But this one, so you can wear Bombshell Classic in the morning, daytime, lunchtime dates, mga ganun, lunch dates, and you can wear Bombshell Nights. Well, nights, kaya siguro ganun yung name niya, Bombshell Nights, dahil pang nighttime scent talaga siya. Ang bango niya ha. I like this. So, si Bombshell Ode naman, habang tumatagal, lumalakas yung amoy usok niya. Parang incenso meets Yossi, parang ganun. So, mas amoy Yossi siya kay In The Stars. Kung naamoy Yossi na kayo kay In The Stars, mas lalo ito si Bombshell Ode. So, try at your own risk. So, ayun nga. Sa ngayon, ang naamoy ko na lang yung agarwood niya. Yung leathery, medyo nag-fade na rin. So, amoy sunog na kahoy, amoy incense na lang naaamoy ko. So, ayun. So, ako hindi ka talaga bet itong scent na to. So, pero itry nyo. Kung na-curious kayo, itry nyo. Bumili kayo kay Sis Janina ng Fashionista. I-link ko yung kanyang Shopee link sa aking description box. So, ako, yun nga. Eki sa akin si Bombshell Ode kasi ang tapang ng scent niya. Hindi ko bagay sa akin. And ayun, I will use Bombshell Seduction sa... Kunyari may dinner date ako, I will use this. And then, yung Bombshell Nights, I will wear this pag matutulog na kami. Tapos, yun, alam niyo ni Maxud na mga kaganapan, char. So, ayun. I like this, except Bombshell Ode, kasi sobrang tapang niya for me and amoy sunog na kahoy. Hindi ko bet yung scent niya. But, itry niyo, malay niyo magustuhan niyo. Kasi nga, diba, iba-iba naman tayo ng scent preference. So yun guys, if you like this video, please don't forget to click the thumbs up, subscribe to my channel if you haven't yet, and hit that notification bell para updated kayo sa aking mga reviews and bagong uploads. So yun lang guys, thank you for always watching, ingat, and bye-bye! See you on my next video pala, bye-bye!